sa buhay natin, huwag kang mag-focus sa bagyo. Huwag kang mag-focus sa malaking alon. Saan tayo mag-focus? Sa kay Kristo. The Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, Lord. Then he got into the boat, followed by his disciples. Suddenly a storm broke over the lake, so violent that the boat was being swamped by the waves. But he was asleep. So they went to him and woke him, saying, "Save us, Lord, we are lost." And he said to them, "Why are you so frightened? You who have so little faith." And then he stood up and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. They were stone dead and said, whatever kind of man is this, that even the winds and the sea obey him?" So, the gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. So, magandang gabi mga kapatid. Ang ganda ng ebanghelyo ngayon, no? Related sa ating buhay, no? Katulad ng mga disipulo, we experience doubt, fear, we are scared, no? Frightened by the strong waves in our lives, no? Sa malaking mga alon na nangyari sa ating buhay. Anong gagawin natin? No? Minsan ay katulad tayo ng mga apostol, walang tulog dahil in-entertain natin yung mga alon sa buhay natin. Pero si Kristo, ang ganda ng tulog niya, no? Because He is the King of Peace. He is the King of Peace, mga kapatid. At sabi niya, "You have little faith." So anong challenge niya sa atin sa Ebanghelyo ngayon? Dagdagan natin yung ating paniniwala. Dagdagan natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Araw-araw po. Kung may malaking alon na dadampi sa buhay natin, sa ating sakayan, sa ating bangka, don't increase your doubt. Don't increase your fear. Don't increase your anxiety. Increase your faith in Him. Amen? Yan po ang challenge ni Kristo sa atin. Don't increase your complaint. Don't increase your blaming to other people. Increase your love to God. Yan ang challenge nating lahat sa Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. No? Minsan ay hindi na natin ini-increase yung pananampalataya natin. Nag-focus na tayo sa malakas na alon. Anong nangyari? Nag-focus na tayo sa malakas na alon. Lumakas din yung kaba natin. Lumakas din yung ating takot. Lumakas din ang ating kahinaan. So, anong challenge natin ngayon? Increase our faith. Increase our devotion. Increase our love to God. Yan ang challenge natin, mga kapatid. Nating lahat po. No? At kanina, well, nagpatungo kami sa ibibless namin na subdivision, no? I-greet ko pala yung mga relative ni Sir Elton, no? Kikinig din natin si Sir Elton ngayon. At si Chad, I don't know anong apelido ni Sir Chad, at sa kanyang may bahay si Ate May, at yung kanyang kapatid si Brother Ken.
alam nyo, yung kanilang heavy equipment para ma-develop yung subdivision nila. Na ano sila, nabigla, no? Natatakot. Bakit? 2 beses, mga kapatid. Bigla lang. Umandar yung heavy equipment nila. Na walang nag-on. Walang operator. Hindi po 1 beses, kundi 2 beses. No? At yung guard nila sa subdivision ay ano, makarinig na maraming mga tao dahil meron palang kuweba. Meron palang kuweba, mga kapatid, sa subdivision na ito. No? May kuweba pala. At dun sa kuweba, ang daming marinig nila. So, pinupuntahan natin at binibless natin, in-exercise natin yung buong kuweba, at sinisil natin yung mga heavy equipment nila dahil may kababalaghang nangyari. Pero kayong matakot at kinakritikayos natin yung mga tao doon na increase your faith. Yan ang ebanghelyo ngayon. Kung may kinatatukutan tayo, just ask the grace to increase our faith in Him. Yan lang ang solusyon, mga kapatid. No? Malakas yung alon, malakas yung bagyo sa buhay natin. Huwag kang mag-focus sa bagyo. Huwag kang mag-focus sa malaking alon. Saan tayo mag-focus? Kay Kristo. Kaya niyang baguhin yung magulong buhay mo. Kaya niyang pahintuin yung malakas na alon na problema mo. Anytime. Just trust in Him. Maniwala tayo, manalig lang tayo sa Kanya. Yan ang challenge nating lahat. Yan din ang challenge ko bilang pare. Yan ang challenge natin sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Increase our faith. Don't increase your fear. Don't increase your complaint. Don't increase your... just promote justice, mga kapatid. No? So, ang daming nagko-comment natin. Ngayon, magbasa tayo ng ilang comment, mga kapatid. Almost 100 na yung comment natin. Padre, ipag-pray mo ako na sana gumaling yung karamdaman ko in Jesus' name, si Anna V. Vicente. Yes, kapatid, ipag-pray kita. No? Sali kita sa prayer ko, lalo na kayong lahat po, no, na supporters natin sa programa natin dito sa Punto Por Punto, isinasali ko kayo sa dasal natin. No? So, every time, general intention po sa mga kapatid natin. Si Lance Peregrino, Father, gusto ko pumasok nga sa seminar na po pong mapayo mo. Sige, pasok ka, kapatid, no? At mag-exam ka muna. At kailangan na tapos ka na sa ano? Tapos ka na sa high school o sa grade 11 to 12 bago ka papasok sa seminaryo. At mabuti na college ka na papasok doon, okay? Mag-exam ka muna, may entrance exam diyan, no? Kung sa diocese na seminary ka. So, si Rina Dorado Season, good evening, Father. Hindi ko mabasa lahat yung mga comment ninyo, no? Shout out, Fathers, Rafael Tubog Jr., no? Sa ating mga team dyan sa, ano? Sa... team natin sa Turil, no? While pumupunta ako, naputol yun eh. While pumupunta tayo sa lugar na bini-bless natin, ini-exercise natin kanina, mga kapatid, alam nyo ba na tumatawag sa akin yung nanay ni Nicole Princess. Princess Nicole pala. At
nagsalaysay ng magandang testimonya, healing moment po. Dahil pagpunta namin sa kabadbaran, may kasama sila. Yung luloy, nakalimutan ko sa pangalan. Ang ganda ng storya ng mama ni Princess Nicole dahil siya po ay maraming mga kaaway. Parang ang mundo ay kaaway niya. Ito po, delikado po yun kung ang lahat ng tao ay kaaway mo na dahil, posible, sa ugali natin. Delikado po yan. Let us examine our own. Dahil kapag magagalit na yung mga tao sa paligid natin, kasama natin, delikado po yan. We have matindi na hindi magandang ugali, mga kapatid, no? Yan ang naranasan niya eh. Yung sakit niya ay isang taon na. Nanghihina, namamaga yung buong katawan, mga kapatid. Grabe. At ang nangyari, mga kapatid, lumapit na sila sa doktor. Ang dami ng doktor na pinupuntahan nila, hindi pa rin gumaling. So, pagpunta natin sa kabadbaran, kasama sila ng tatay, ng buong pamilya ni Princess Nicole, para magpa-bless. Dun, ang pamilya pala niya, naka-observe dahil insensitive itong taong ito. Hindi talaga iiyak, matigas. Makapal yung konsensya. Ah, grabe, no? At ang nangyari, mga kapatid, ito nangyari. Completely healed po siya. Bumalik na siya sa trabaho niya, sa natural na mga gawain niya. Completely healed po. Yan ang sinasabi ng nanay ni Princess Nicole. I am so amazed by the sharing of the mother of Princess Nicole, no? And then, grabe yung conversion ng pangalan ng luloy. Nakalimot lang ako sa apelido, no? Diyan sakop sa Diocese of Butuan. Very inspiring, mga kapatid, no? Na ang ina-highlight natin dito is the spiritual benefits and the spiritual blessing that we receive through the sacraments, which are founded, established by our dear Lord Jesus Christ. Amen? No? Yan, sana natutuwa kayo. At isa sa mga kanina, pumunta tayo sa isang subdivision. At pagprating ko doon, may nag-share. Yung isa sa mga engineer, yung tatay niya, from nanay or auntie niya, from Maribuhok. No? Pumupunta sila dito, nagsakripisyo, at nanugo na, no? Parang malapit na kukunin ng Panginoon. 8 months na na paralyzed. Hindi makalakad. Laging kung makalakad man siya, may sungkod at hindi niya maintindihan yung sakit ng kanyang mga paa. Kanina ko pa ito narinig. At isi-share ko sa inyo para ma-inspire kayo to receive and to be close, to become closer to Jesus more. Our family should be consecrated to God, to be consecrated to Him. Amen? Ang ganda, no? Yung buong pamilya consecrated sa ating Panginoon. No? At completely healed na po. Bumalik na po sa trabaho niya. No? Ang ganda. Very inspiring. Sinishare ko po sa inyo yan para mag-glorify more. Glory to the Father, glory to the Son, and glory to the Holy Spirit. Not to glorify Father Darwin, but to glorify the sacraments. To glorify Jesus, to glorify His church. Amen? At nanood sa atin si Roderick Labarda. Labarda, nanood sa atin.
At si Faye Banados. Good evening, Father Darwin. Father Idol, jud ka sa akong ano, nanay padre. Kada adlaw jud ako nanay mo tanaw sa imong live. Si Ribby Francisco Santiana. Saan ba? Kapatid, no? At si Ian Mirantes Clemente. Hello, Father. Kumusta na po, Dre? Kamong mga pari diya sa Bohol. I-transfer po sa laing-lain ng mga parokya. Baliswap po. Amo, hindi yan mangyari as long as na ano ka, na member ka o you're part of the diocese, the specific diocese, dyan lang malilibot yung buhay mo. Si Crisilda Tan Bitancor. Good evening, Father. Thank you, Father, na enlightened you ko karon. Trust and faith. Yan ang kinakailangan natin eh. Increase our trust. Increase our faith in Him. Yan ang kinakailangan natin. Si Edna Adarlo, Catalonia. Magandang gabi, Father. Magpipili tayo ng mga comment dito. Padre, ikaw man ang padre namo sa dumaluan, padre? Nobi, bulay-bulay, mahinay. Anong kaulugan ba ito? Hindi ko naintindihan yung tanong mo, kapatid. At shoutout, padre, kaila ka ni Father Sergio Sorigao, ako na cousin si Sean Conde. Nakarinig ako sa kanya, pero hindi ko pa siya na... Hindi ko siya lubos na kilala, pero... Nakarinig na ako sa kanyang pangalan. Si Yanyan Aparice. Hello, Father. God bless. Si Brilio Fanlo. Good evening, Father. From UK. Si Pipilio. Victoria. Paranaque City, Manila. Kumusta si Pastor Rian, Padre? Angelito sa Bugaah. No? Kumusta niya si Pastor Rian? Okay lang po. To keep on touch, mga kapatid, through chat, no? Kung umustahay. And let us pray for him, mga kapatid. At si Meljury Ohaya, salamat, Father, kay makatanaw na ko permenti sa imong live, ha, si Ann Wu. So, salamat din, no? Si Montesa Morales Rosaline, good evening, Father. Please pray for me from Italy. Wow, nahubunta tayo sa Italy sa sport, sa ating Marian pilgrimage, no? Salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars ngayon. Babasahin ko yung mga pangalan niyo mamaya. Si Bernarda Ivar Sabal, Dan Confession Pass, gaan ako feelings, thanks God. Yan. Ang ganda ng balita ni Sister Bernarda, no? Good night, Father. God bless from Tagbilaran City, si Jody Lanyola, no? Ang ganda. Ang daming nanonood sa atin ngayon. Uy, umaabot na ng pinadala niyo 3,398 stars. Salamat po. Dumami na yung mga pumasok sa seminaryo na tagasunod natin. At salamat po tayo. May lima po na, may dalawa dito. Walo yung lumapit sa atin na magpatulong. Na papasok sila sa seminar. Walo po yung bago. At mayroon na tayong pito, no? Pero problema ng Panginoon yon. Kung gusto kayong tutulong, tutulungan natin yung mga gustong magpari. So, through sa ating programa, matulungan natin sila. So, meron tayong GCAS alluted yan para sa mga seminarya natin. Gagawin natin lahat para may na lang na ay mapari nila. Or kung di man sila mapari, maging tunay na tao. Okay? So, may walo na lumapit sa atin. Ngayon lang, no? Ngayon araw. At sinabihan ko sila, huwag kayong mag-alala. Pasok lang kayo sa seminaryo.
problema ng Diyos yan. So ngayon, tutulungan natin sila through GCash. Pwede kayo makatulong sa kanila at gagamitin din natin yan sa evangelization at sa mga seminarista po na gustong gusto. Ako po ay nasiyan, ang daming pumapasok sa seminaryo, pero siguro kalahati or one-fourth ay maging pare dyan. Yan ang hihilingin natin sa Panginoon, yan ang ipagdasal natin gabi-gabi, na dagdagdagan pa yung mga pare para marami pang mabigyan ng mga sacraments yung mga kapatid natin. Lahat ng mga anak ng Diyos magka-avail ng mga sacraments po. Okay. Ilang minuto na ba tayo? So, greet muna tayo sa mga kapatid natin. Laging sumusubaybay sa atin. So, by the way, yung tinadala ninyo, yun ang ginagamit natin for evangelization. At ang sobra niyan, ginagamit natin to subsidize sa mga market evangelizers natin, no? At ngayon, bago po, nangangatok po tayo para sa mga ano natin, sa mga lumalapit sa atin for napapasok sa seminaryo. Okay? Yung maliit na tulong ay malaki na, no? Maraming salamat po sa inyo. Gamitin natin yung social media, gamitin natin ang YouTube channel natin para marami pa tayong mapa-aral. Oy, Nay! Pasok, Nay! Nay, sod, Nay! Mama, bumili sila ng balot. Oh, duha lang ako, Nay. Pwede ko og suka o asin. Sige, Nay. Pwede ko suka asin. Duha lang ako. Si Nanay Albina ay bumili ng balot. Dalawa lang ako na. Pwede lang kong asin o kanin. Pwede ko og kutsara, ha? Thank you, Nanay. Si Nanay Albina, bumili sa akin ng balot. Binibilhan ako ng balot. Ang sukli, eh muna na. Ipalit og color sa buhok. Tamat, Nay. Si Rene, good evening, Father. Totoo po ba na convert na si Pastor Rian na Fuentes? wala pa po. No? Siya po ang mag-decide niyan, hindi po tayo. No? So, he has free will, he has intellect. No? Yung pakikipagsama natin sa kanya, hindi for the sake of, siya bahala sa kanya, siya ang mag-decide sa kanyang sarili. Yun ay for the sake of friendship na kahit magkaiba yung reliyon natin, pwede naman tayo magkasundo, di ba? Drink po kayo ng green tea kay bago matulog, Father, si Ribi Francisco. Salamat, kapatid, no? Thank you, Father. Thank you very much, Father, sa sagot, si Rini. Si Bersil Adriban, good evening, Father, from Sambwanga, no, si Bugay. Father, magkano po ba ang bayad pasok sa seminary? Depende po kung ano, kung so, mga pari na karoon sa office, sa CDO, mga obispo. Father, mga obispo niya karoon sa CDO. So, meron silang recollection, retreat pala, hindi recollection. So, magkano dito sa seminary natin, mga tingnan ko ha, may pinapasa dito yung maganda yung tanong mo, parang may idea kayo. Kung walang benefactor, yung seminarista, full yung babayaran natin. Tingnan ko muna ha. May hindi na. Ito yung babayaran. Sa seminaryo po namin ito, dito sa ito po yung babayaran
every month is 7,600 po. Kasama yung tuition fee, board and lodging, miscellaneous. So, pero dito, umabot ng 8,000. So, sa buong taon, 85,750 po. Sa isang taon yan ha, 85,700 including miscellaneous. Merong miscellaneous. Ito po. Tuition, we're not doing miscellaneous. Meron pang isang rice. Isang sakong bigas. So, all in all, sa buong taon, ito po, 85,000. Isang seminarista po yan. Walo po yung lumapit sa atin. So, sana matulungan natin yung mga kapatid natin. At, yan po. So, every, depende po sa miscellaneous. May yearbook sila. Dito sa panghuli is yearbook. Nasali. Year is 1,250. So, tumaas dito dahil may rise. Every semester may rise. No? So, ang total dito, sa pinadala ko na ano, is 85,750 pesos po. Yan po ang basta diocesan. Pero yung iba naman na hindi diocesan, mga misili, mga ano, religious lang. So, dumami na yung iba din yung pito na nasa loob na ng seminaryo. So, ito po ay walo na nadagdag, no, sa ating lista. At yan po, no? At pasalamat tayo. Oh, wow! Nangunguna po sa nagpadala ng mga top senders natin, si Sencha Paragoya, 2,500 stars. Pangalawa po, si Sister Sheila Bito, no? Ang mga top senders natin. Ngayon sa live natin ngayon, si Janine, 148, pangatlo, no? 148 stars, no? At si Adila Uka, 130 stars. Si Louie Narvaza Tagalog, 100 stars. Si Coniberto Ritarino, 100 stars. Si Marina Palaka Abid, 100 stars. Si Eden Clemente, 100 stars. Si Glizil, 50 stars. Thank you po. Si Stargen James, 30 stars. Si Jima Gogo, 20 stars. Si Just Dalihel Bisol, 10 stars. At si Merrose Cuano Basanal, 10 stars. Thank you po. Si Norma Lugartan, 10 stars. Thank you po. At si Bernarda Ivarzabal, 10 stars. Si Berby Castro, 10 stars po. Umabot po yung stars na pinadala ninyo at 3,628 stars. Salamat po. God bless you po always. At may oras pa tayo for greetings, mga kapatid. Pasensya na po kayo, hindi ko mapapasa lahat ng mga komento ninyo. Pasensya na po. Father, wala schedule for CD this year. Parang wala. Hindi ko alam. Parang wala. No? At si Mary June Goodness, Father, wala schedule sa CD. Wala. Parang hindi ako sigurado. Si Lynn Tapaw, hello Father Darwin, good evening. Watching from Hong Kong, kumusta po? Okay lang po, no? Watching from Hong Kong, God bless you po always, Father Darwin, ang pinanunay po. Si Rowena Amistuso, tuloy ka ba o ka mo, tinikling? Gamay. Uy, nana si nanay, nagbalot. Salamat, nanay. So, good night, ha? The Lord be with you. May Almighty God bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Fighty Maria, the taxi of thee with a humble heart. Nandito na si nanay, oh. Binilhan ako na ang balot. Yeah, say hi, nay. Hi. Tapos lagi na yung balot, nay? Sure? Oh, yun. Naman. Eh, greet sabi. Greet sa imong mga fans, be. Huwag man lagi ko on. Ah, ano to? Tama na, nay.
So, Fighting Maria na Taxi FD with a humble heart po. God bless!